Paano po i-handle ang stress kapag ikaw ay stress na? Sa mga tao, sa kapaligiran mo ng mga yung mga taong toxic. Patatagin mo po ang iyong diwa, ang iyong pag-iisip. Huwag po kayong magpapadala, nagugulo na naman, sa stress. Kasi po bilang isang OFW, mahirap po na tayo po yung mabar down, ang ibig kong sabihin, nag-iisa tayo dito sa ibang bansa. Wala tayong ibang immediate na magiging katulong sa atin, kundi sarili natin po. Kung kaya, kapag ikaw ay stress, huwag mo pong papapasukin sa iyong diwa. Kung kailangan ipamper mo ang sarili mo, magpaganda ka para maalis mo yung stress habang ikaw ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Kung napapansin niyo po, malagkit na likido na nasa mukha ko. Inaalagaan ko po yung aking balat sa mukha. Ginagawa ko po yan para ma-divert yung attention mo sa ibang mga bagay. Alagaan mo yung sarili mo, mas lalo mo pang alagaan yung sarili mo. Maraming mga rason kung bakit nasa-stress tayo sa buhay. Bilang isang OFW, kailangan pong emotional stable tayo kasi po, inaasahan tayo ng ating mga pamilya doon sa Pilipinas. Kung tayo po ang unang kumbaga susuko at mawawala ng lakas, paano na lang po ang umasa sa iyo doon sa Pilipinas? Ikaw dyan, kabayan, kapag tapos ka ng masaktan, nasa-stress ka, dahil sinaktan ka, kung ano man ang dahilan kung bakit nasa-stress ka, it's either sa iyong trabaho, magpahinga ka, kailangan matatag ang iyong pag-iisip, magkaroon ka ng matatag na mindset sa utak mo na huwag papasukin yung stress. Kasi po, hindi ka makakapag-isip, hindi ka makakafocus sa trabaho mo. Kaya mo yan, lagi mong iisipin, kasi merong nag-iisang Panginoon, nagagabay at nakakaalam ng lahat ng mga paghihirap mo at kung ano ang totoong nangyayari sa'yo. Hindi mo kailangan ng napakaraming mga taong pwedeng sumuporta sa'yo. Ang ibig ko pong sabihin, kung ang dahilan ng iyong stress ay mga taong toxic, o di kaya stress sa trabaho, kahit anong stress po, pwede pong magpahina sa atin bilang isang OFW. Kaya nga, kailangan magkaroon ka ng matatag na mindset at para malabanan mo ito habang nandito ka pa at nagtatrabaho sa ibang bansa. Kung halimbawa meron ka ng mga anak, kung papansinin yung mga taong inusgahan ka or wala namang naidudulot sa pagkatao mo, walang naidudulot na kabutihan. Kasi nga, hindi ka naman nakadepende sa kanila. Hayaan mo na lang sila. Isipin mo yung sarili mo. Huwag mong susukuan yung sarili mo kung kailangan mong huminto muna. Alagaan mo yung sarili mo. Magkaroon ka ng oras para sa sarili mo. Kasi ang stress po ay nakakapangit. Kasi kung pangit na tayo, sino yung pulbusin ko dibdib niyo? Mas lalo kang papangit kapag hinayaan mo yung stress na pumasok sa pagkatao mo. Ibahin mo na ang laro. Mahirap po yun. Kailangan mo na magkaroon ng pagkakataon na alagaan mong sarili mo, isipin mo, sabihin mo sa sarili mo na kaya mo yan. Huwag kang magpapa-apekto sa lahat ang stress na nararamdaman mo, kung ano man ang rason ng pagkakaroon mo ng stress sa buhay.
Mag-focus ka na lang sa trabaho, mag-focus ka sa kagandahan ng naidudulot na nagkakaroon ka ng trabaho. Kasi nga, hindi mo naman trabaho na patunayan pa sa kanilang kung ano man ang iyong mga goals, pangarap sa buhay. Kasi kung halimbawa, unti-unti mo nang na-accomplish, na nakukuha, na nagagawa ang mga pangarap mo sa buhay, natutupad mo na, magpatuloy ka. Kasi po, kung halimbawa ang dahilan ng iyong stress, nabubulan na ay yung mga toxic na mga tao sa palibot mo, paligid mo, hayaan mo na po. Kasi ang pinakamagandang maipapakita mo na hindi ka apektado sa lahat ng ginagawa nila ay ipakita mo kung ano ang naabot mo, na-accomplish mo para sa mga anak mo, para din sa sarili mo, at para sa sariling mong pamilya. Hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa kanila, lalo't kung hindi naman sila naniniwala sa'yo, sa mga kakayahan mo, sa strong mindset mo na alam mong kaya mo lahat, kahit mag-isa ka lang. Kasi nga, katulad ko, OFW, tayo po ay warriors. Kung kaya, maging matatag ka, masigasig ang isip, at magpatuloy dahil makakaya mo talaga yan. Sana po ay na-inspire ko ang ibang mga kapwa natin OFW. Magpatuloy ka lang, kaibigan, dahil kahit kailan, nasa iyo ang Panginoon, kakampi mo siya